Mga ka-showbiz, pansamantalang mawawala sa ere ang The World Between Us, ang teleserye ng GMA Network na pinagbibidahan ni na Alden Richard, Tom Rodriguez at Jasmine Curtis Smith. Naapektuhan nga ito ng muling magpatupad ng enhanced community quarantine. Sari-saring espekulasyon naman ang nabuo tungkol sa show ni Alden na ito. Hinala rin ng ilan, baka idagdag sa cast ng The World Between Us ang actress na si Bea Alonzo upang tumaas naman ang ratings nito. Nitong mga nagdaang linggo kasi ay halos malagpasan na sa ratings game ng kapamilya teleserye ng FPJ Provinciano na pinagbibidahan ni Coco Martin ang bagong kamuning show. Noong August 27, huling umere sa telebisyon ang The World Between Us. Ngunit bago ito mangyari ay naging usap-usapan na sa social media ang paglakas ng ratings ng FPJM Provinciano. Sa kasalukuyan ay napapanood lamang ang mga kapamilya show sa TV5 at A to Z sa Free TV at sa Kapamilya Channel at Sinimo naman sa cable. Ibig sabihin, limitado lamang ang reach ng ABS-CBN sa television dahil sa ginawang pagpatay ng Kongreso sa renewal ng prangkisa ng network noong nakaraang taon. Kaya naman, inaasahan talaga na mababa lang ang makukuhang ratings ng mga kapamilya show. At para sa season 1 na finale ng The World Between Us, ay halos magpantay ang ratings ng FPJM Provinciano pati na rin ang nasabing Kapuso Show. Nakakuha ang The World Between Us ng rating sa 13.2% habang mayroon namang 13% ang FPJM Provinciano. Ang mga datos ay nagmula sa AGB Nielsen. Samantalang nakapagtala ng bagong record sa Kapamilya Online Live sa YouTube ang FPJM Provinciano na mayroong 162,831 concurrent live viewers noong August 20. Ito ang episode kung saan umalis na ang karakter ni Jane De Leon na si Lia. Maghahanda na kasi si Jane para sa kanyang upcoming series na Darna, the TV series. Ngunit sa pagpasok ng kapamilya actress na si Julia Montes sa teleserye noong August 23, ay kaagad umakyat ang ratings ng FPJM Provinciano na 12%. Ang dahilan naman ng pagpalo ng 13% ng FPJM Provinciano noong August 26 ay dahil umikot ang episode nito na pinamagatang paghihiganti sa kwento ng karakter ni Julia na si Mara. Sa episode ay binalikan ng ama ni Mara na si Armando Janistrada ang madilim na sinapit ng mga magsasaka sa kamay ni Arturo Padua, Tercio Cruz III, na pinahintulutan ni Don Ignacio Guillermo, Tommy Abuel at Don Inigo. Naikwento sa episode ang sanhi ng paghihiganti ng mag-amang Mara at Armando. Ang nasabing episode ay umabot sa 4.2 million views sa YouTube. Bukod pa rito, ang 150,905 concurrent live viewers sa Kapamilya Online Live. Marami tuloy ang nagtatanong kung natakot ba ang GMA sa ABS-CBN dahil kahit limitado lamang ang presensya ng Kapamilya Network sa Free TV, ay sila pa rin ang hinahanap ng mga tao. Samantala, habang bumababa ang ratings ng Legal Wives, ay siya namang pagtaas ng ratings ng katapat nitong programang Huwag Kang Mangamba. Pinagbibidahan ito ni na Andrea Brillantes, Francine Diaz, Seth Fedelin, Kyle Chari, Sylvia Sanchez, Mylene Dison at Yula Valdez. Magbigay lamang po tayo ng komento at opinion. At kung bago ka lang sa aking channel, ay huwag mong kalimutang mag-like, mag-subscribe at pindutin mo na rin ang notification bell button para updated kayo sa mga showbiz balita. So that's it mga showbiz. Hanggang sa muli. Thanks for watching.